Magandang araw pong muli. Sa araw pong ito ay pag-uusapan natin kung paano i-compute yung ating elektrika. So ito po yung ating sample. Ang binabayaran po natin sa ating power provider ay yung tinatawag na kilowatt hour o kWh. So makikita po natin yan sa ating mga electrical bill. Ano ba yung kilowatt hour? So simple lang po yan. Yun po yung kilowatt na konsumo natin sa isang buwan. Simo-multiply sa number of hours na mga gamit natin sa ating mga appliances o mga ilaw, lahat na ng load ng ating mga bahay. So halimbawa po, meron tayong TV na 80 watts. Yan. So paano po ba yan mako-compute? So pag halimbawa yung ating TV ay ginagamit natin sa loob ng 8 hours. So times 8 hours po. So yung konsumo natin sa isang araw is 640 watts. Ayan. Yan po sa isang araw, sa TV lang po yan. Tapos i-multiply natin yan sa loob ng isang buwan, halimbawa 30 days. So makukuha natin ay 19,200 watts. Ayan po. So watts po yan. Paano po kinukuha yung kilowatt? Yung kilowatt po is 1000 watts equals to 1 kilowatt. So ibig sabihin, i-divide natin to ng 1000. So kilowatt equals 19.2. So ayan po, per month. Yan po yung ating konsumo sa TV, halimbawa 19.2 kilowatt per month. Tapos i-multiply lang natin yan sa ating power provider rate. So ano ba yung iba-iba po yung rate ng ating power provider, depende po sa lugar. So halimbawa meron tayong 12 pesos per kilowatt. So i-multiply lang natin 19.2 times 12 equals 230.4 pesos. Yun po yung ating konsumo halimbawa sa TV per month. So yung iba po nating appliances, ganun din po yung pag-compute. Gayahan nyo lang po to, tapos i-add nyo lang. Pero yung ating ano po, yung sa ating refrigerator, iba po yung pag-compute nun. Kasi halimbawa nakasaksak siya ng 24 hours, hindi ibig sabihin 24 hours din yung gumagana yung kanyang compressor. Kasi may set temperature dun. Pagka inabot na niya yung lamig, namamatay po yung ating refrigerator. So pagka gusto nyong malaman ng talagang konsumo nyo sa refrigerator, mas mainam po na lagyan natin ng submeter. So ayan po, ganito lang po ang pag-compute. Sana po ay naintindihan nyo at nang may idea kayo kung bakit kumukonsumo kayo ng ganyan sa loob ng isang buwan. Thank you po at
Sana mag-like at subscribe kayo sa channel. Magandang araw.